Umarangkada ngayong araw ang 19th ng oil price hike ngayong pong taon. Ayon sa Department of Energy, kung magtutuloy-tuloy ang taas presyo, posible pong umabot pa sa 100 piso kada litro. Isa sa mga sapul nito ang ilang tsuper na piniling sa kanilang jeep na lang tumira sa halip na mangupahan para makatipid. Ang mainit na balita hatid ni na Darlene Kai at Nico Wahe. Alas 9 na ng gabi kagabi, pero laman pa rin ng kanyang jeep ang tsuper na si Alvin. Pero nakagarahe na siya at hindi na mamamasada. Dito na rin kasi siya sa kanyang jeep na tutulog buhat nung Abril. Kasama ko po dati yung pamilya ko, sir. Nahungupahan kami, sir. Eh, nung tumaas yung diesel, hindi ko na kaya, sir, kasi kunti na talaga yung kinikita ko, eh. Nagdesisyon siyang iuwi na muna sa Pangasinan ng kanyang asawa at tatlong anak. Hindi na raw niya po problemahin ang 6,000 pisong buwan ng upa. Oh, tipid na, sir. Siyempre, hindi na ako mag-iipon, sir, para sa bahay. Yung kikitain ko, papadala ko na lang dun sa kanila. Mahirap, sir. Siyempre, nandiyan na lahat, eh. Lamok, lamig. Pero, okay lang, sir. Okay lang, basta para sa pamilya naman yun, sir. Kadalasan, kumikita siya ng 400 pesos kada araw. 300 to 350 pesos ay padadala niya sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Ang matitira ay itatabi niya para may maipang-almusal kinabukasan na pagkukuhanan niya ng lakas para sa panibagong araw ng pamamasada. Pareho din ang kalagayan ng iba pa niyang kasamahan. Dito na nga sila pumaparada at natutulog sa tapat ng gasolinahan. Ay, wala po kami minuupahan na sir. Pumapayag din naman, sir, kasi dito rin kami naggagasolina, sir. Ito na raw halos ang pinakahuling alas nila para makatipid sa gitna ng panibago na namang oil price hike. Alas 4 pa lang ng madaling araw, naipo na ang mga naghihintay ng masasakyan dito sa Litec sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Umaabot daw ng 1 oras ang paghihintay ni Romeo ng masasakyan papasok sa trabaho araw-araw. Mahirap din. Maaga, aalis ka, papuntang trabaho. Sa kalagayan kasi rito, ganito lang, pahirapan. Galing pa po ako sa ma'am, sa Multalban. Papunta ako sa sa Prabuan ko, papasok. Si Iza naman, kailangang i-advance ng 2 oras ang alis sa bahay para lang hindi sumabay sa rush hour. Yung mga oras na 1 oras lang pagitan ko bago mag-duty, dun ako nararush kasi punuan na yung mga jeep. Tapos mabilis pa yung mga tao sumakay. Pero minsan may mga MMDA, nagpapapila sila. Kaya hindi naman maanong sumakay, mahirap din. Kaya malaking bagay raw sana ang libreng sakay ng MMDA mula Doña Carmen hanggang Cubao, Quezon City. Bukod sa karagdagang masasakyan, nakatipid pa sila sa pamasahe. Si John Paul nga, nasa 500 piso raw kada buwan ang natipid. Yun nga lang, itinigil na ang libreng sakay kahapon dahil kulang na raw ang pondo ayon sa mga tsuper ng beef transport. Siyempre kung tatanungin, gusto ko meron pa rin kasi malaking tulong na rin po yung para sa amin na araw-araw bumabiyahe. Ang bayad sa pagsakay sa modern jeep, 12 hanggang 29 pesos. Pero ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, tuloy pa rin ang libreng sakay dito sa Commonwealth. Yun nga lang, kapag rush hour lang, gamit ang 4 na bus at 2 military truck. Nico Wahe, Darlene Kai, GMA News. Mahigit 1 linggo bago ang opisyal niyang pag-upo bilang Pangulo, inanunsyo ni President-elect Bongbong Marcos na siya na muna ang mamumuno sa Department of Agriculture. Ang kanya raw mga tututukan sa balitang hatid ni Mariz Umali. Sa tindi raw na problema sa agrikultura, nagdesisyon si President-elect Bongbong Marcos to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now. I thought it's important that the President take that portfolio so that not only to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. Tututukan daw niya ang pagpapalago ng produksyon ng pagkain, lalo't may nakambang food shortage at pagtaas sa presyo ng pagkain dahil sa mga tinawag niyang outside forces. Marami tayong mga kailangang palitan, iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan nang i-retool
para sa post-pandemic. We're going back to basics and trying, and we will rebuild the value chain of agriculture. Hindi ito ang unang pagkakataong hahawak ng cabinet post ang isang sitting president. Ginawa rin ito ni na dating Pangulong Ramon Magsaysay Sr., Ferdinand Marcos Sr., Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna naman ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo, hindi raw nakikita ng President-elect na tanggalin ang excise tax. If you reduce the excise taxes, that does not necessarily help those who are most in need, yung talagang tinatamaan. Kasi blanket eh. Those who have whose livelihoods are in danger or in danger of losing their livelihoods because of the increase in the oil, baka yun ang dapat nating mag-focus. Hindi pa naman pinapangalanan ni Marcos ang mga itatalaga sa iba pang cabinet posts gaya ng Department of Health, Department of Foreign Affairs at Department of Transportation. Pero sabi niya, paikli na raw ng paikli ang listahan. Kasamang humarap ni Marcos sa press conference ang mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Ang kasalukuyang Assistant Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Lilia Guillermo ang napili ni Marcos na mamuno sa Bureau of Internal Revenue. Napili si Guillermo dahil sa kanyang halos 4 na dekadang serbisyo sa BIR at dahil sa kanyang pagiging IT expert. Ngayon pa lang, sinasabi na ng mauupong BIR chief, hindi na kailangan magpataw ng mga karagdagang buwis. It's improving collection efficiency. It's a matter of seeing to it that the taxpayer can comply easily. Ang retiradong Police General naman at Presidente ng Philippine Public Safety Office ang mamumuno sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Bilang bagong hepe na intelligence, isa raw sa mga una nilang i-validate ang impormasyon na tanggap kamakailan ni incoming Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na may mga grupo umano sa Amerika at Pilipinas na nagpaplanong hiyain at lumikha ng gusot laban sa President-elect. That would be one of the topics to be validated at anong implications niyan. Mm-hmm. So, hindi pa ako makakapag-react at hindi ko pa rin nakakausap si Senator Enrile. Mm-hmm. But that is part of our job. Anything about intelligence on NICA is not only directing but coordinating so that we can have this value and its implications. Maris Umali, GMA News. Rafi, handa na raw ang Department of Agriculture para sa leadership transition mula kay outgoing DA Secretary William Dar patungo kay President-elect at incoming DA Secretary Bongbong Marcos. Ipinresinta ni Secretary Dar ngayong umaga ang transition report na ihininda nila. Kabilang sa nilalaman nito ang mga plano kung paano palalaguin ang produksyon ng mga magsasaka at mangingisda sa panahong may global food crisis na maihahalin tulad daw sa pandemya. Kabilang daw sa plano at ang mas malawak na paggamit ng biofertilizers, pagkakaroon ng local formulation ng feeds o patuka at pagkakaroon ng food mobilization mula sa mga lugar na may sobrang supply patungo sa mga lugar na nangangailangan nito. Plano raw magkaroon ng food terminals para makarating sa merkado tulad ng Metro Manila. Bahagi raw ito ng restructuring sa Department of Agriculture kung saan ililipat ang Food Terminal Incorporated sa Office of the Secretary. Sinusuportahan raw ni Dar ang hangad ng susunod na administrasyon para sa 20 pesos per kilo na bigas sa pamamagitan ng masagana 150 program kung saan pararamihin sa 150 na kaba ng bigas ang 6 kada ektarya. Maaari raw mapababa sa 27 pesos and 50 centavos ang bigas sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Rafi, sa ngayon ay umaabot na sa 90 pesos per kilo ang presyo ng asukal dito sa Muñoz Market at sa San Andres Market sa Maynila. Ayon kay Secretary William Dar, matagal na raw lang sinasabing may pagkukulang ngayon sa supply ng asukal. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kinatututukan daw ni President-elect Bongbong Marcos kay next Vice President Davao City Mayor Sara Duterte bilang incoming Education Secretary ang pag-review sa K-12 program ng gobyerno. It is something na kailangan pag-usapan. It cannot be decided overnight. But it is something na pag-usapan nila ni President Marcos.
Bukod dyan, target din daw niyang maisakatuparan ang full implementation ng face-to-face classes sa Agosto at pag-aaral na madadagdagan ang sahod ng mga guro. Muli naman niyang nabanggit ang pagnanais na maging prioridad ng Kongreso ang pagpasa ng mga batas para sa mandatory ROTC. Inanunsyo naman na ngayong umaga ng incoming Vice President na si Attorney Reynold Monsayac na ang magiging spokesman niya. Pinalitan ni Monsayac si Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco na nominado bilang sunod na Tourism Secretary. 529 ang bagong kaso ng COVID base sa datos ng DOH kahapon. Pinakamababa po yan sa nakalipas na apat na araw. Mahigit 4,700 ang active cases o yung mga nagpapagaling pa. Pinakamataas naman sa loob ng halos dalawang buwan. Ayon po sa Okta Research, nagsimula na ang weak o mahinang surge ng COVID cases. Mula June 13 hanggang 19, 3,051 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala. 81% yan na mas mataas kumpara sa naitala noong June 6 hanggang June 12. Pero paglilinaw nila, hindi naman dapat ika-alarma ang weak surge dahil mababa pa ang bilang ng mga nauospital. Hindi rin nila nakikitang tataas ang alert level. Para mapataas ang vaccination rate sa isang barangay sa Puerto Princesa, Palawan, mismo ang mga nagbabakuna na ang nagtungo sa mga bahay ng mga babakunahan. Ang mainit na balita hatid ni June Fred Calamba ng Super Radio Palawan. Nagbabahay-bahay na mga tauhan ng City Health Office sa Puerto Princesa, Palawan para magbakuna kontra COVID. Bahagi yan ng programang Katok Bakuna ng Puerto Princesa City COVID Vaccination Council o PPC COVAC sa iba't ibang purok ng barangay Santa Monica. Isa ang barangay sa natukoy na may mababang bilang ng mga bakunado. Sa pagbabahay-bahay, layo nilang mapataas ang vaccination rate sa lungsod. Lahat ng age bracket mula 5 taong gulang pataas ay kabilang sa mga binabakunahan ng grupo. Nilinaw din ng PPC COVAC na ang kanilang ginagawang inisyatibo ay libre at hindi sa pilitan. Sa huling ulat, 182,385 na ang mga fully vaccinated sa lungsod. Ako si June Fred Canaba ng Super Radio Palawan, nag-uulat para sa Balitang Hali. May kumpirmadong kaso na po ng BA.5 Omicron subvariant sa Cagayan de Oro. At pasintabi po sa mga kumakain, dumarami naman po ang leptospirosis cases sa Ilocos Region. Balitang hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Napapadalas na raw ang paglipanan ng mga daga sa bentahan ng bakal na ito sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bagamat maingat ang pamilya, hindi pa rin sila kampante, lalo pat iba't ibang sakit ang dala ng daga, partikular na ang leptospirosis. Sa datos ng Center for Health Development Ilocos, 10 na ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa rehiyon. Simula Enero hanggang sa buwan ng Mayo ngayong taon, isa sa mga yan ang namatay. Kaya activated na ang express lane sa mga pampublikong ospital sa rehiyon para sa mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Lumobo naman sa mahigit 2,500 ang kaso ng dengue sa Western Visayas mula Enero hanggang Hunyo a 4 ngayong taon. 23 sa tinamaan ng sakit ang namatay. Sa datos ng Department of Health 6, mas taas ng 196% ang mga naitalang kaso ngayong taon kumpara sa 850 cases sa parehong panahon noong 2021. Pinakamataas ang kaso na naitala sa Negros Occidental na umabot sa 984. Karamihan sa na-dengue ay mga batang nasa edad 1 hanggang 10 taong gulang. May unang kaso na ng BA.5 Omicron subvariant ng COVID-19 na naitala sa Cagayan de Oro City ayon sa Department of Health Region 10. Asymptomatic ang 38 taong gulang na pasyente na isang seaman. Umuwi sa Cagayan de Oro noong Marso at bumiyahe pa Maynila noong Mayo para asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa trabaho. Doon na nalaman na positibo siya sa COVID-19. Ang pasyente ay tinuturing na local case dahil matagal na siyang namamalagi sa Cagayan de Oro City bago na diagnose. Hindi pa matrace kung saan niya nakuha ang sakit. We were able to contain it kasi very fast ang action ng City Epidemiology and Surveillance Unit. So they were able to trace up to the third generation and back up to the third generation. So hanggang ngayon, ongoing pa rin yung observation the whole yung first, second and third generation na close contact. Bakunado ang pasyente at mga close contact nito.
Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez, GMA News. Abiso po sa mga motorista, simula po sa Sabado, June 25, isasara muna ang EDSA Kamuning Flyover southbound sa Quezon City. Ayusin kasi ito dahil sa mga nakitang butas at bitak noong nakaraang linggo. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Inspeksyon ng mga opisyal ng DPWH at MMDA ang Kamuning Flyover kaninang umaga. So tayo po ay nag-aabiso sa ating mga kababayan para maplano nila yung kanilang mga biyahe na ito pong bridge na to, buong bridge po ay isasara sa Sabado starting 6 a.m. For 30 days. Ayon sa DPWH, kinakailangan magdagdag ng mga bakal at may isasaayos ding diaphragm sa flyover. 30 by 2.5 meters ang sakop ng emergency repair. Nagkaroon kasi ng separation yung kongkreto sa bakal. Pinasok na ng tubig yung loob ng kongkreto, kaya nag-expand yung bakal, kaya bumitaw. Pinaliwanag ng DPWH kung bakit kailangan abutin ng 30 araw ang pagkukumpuni. Ang sistema po kasi natin, hindi po kasi natin pwedeng i-break to ng heavy equipment, kundi mano-mano, para hindi ma-disturb yung natitirang buo pang dalawang lane. Pang advice po sa amin na gamitin kongkreto, pag natapos po is yung 7 days curing, dahil mas maganda po ang performance niya kaysa sa yung 1 day tsaka yung 3 days po kasi pangkarsada lang. Sa pagtataya ng MMDA, nasa 142,000 motorista na dumaraan sa EDSA Kamuning southbound ang maapektuhan. Lahat kasi ng sasakyan maging ang EDSA carousel buses sa service road daraan. Humingi ko po kami ng konting pangunawa sa ating mga kababayan. I-expect na po natin na traffic ang idudulot itong pagsasara. Pero asahan niyo po na sa assurance po ng DPWH na tatapusin ito sa lalong madaling panahon. Isa sa mga alternatibong ruta na inilatag ng MMDA ang mabuhay lanes. On our part, continuous po na i-clear natin every day yung mga mabuhay lanes para po maiwasan itong tulay, makapunta pa rin po sila pa south ng Metro Manila, particularly Makati and Mandaluyong. Magde-deploy rin ang mga karagdagang traffic enforcer ang MMDA na magmamando sa daloy ng traffic. James Agustin, GMA News. Abiso naman po sa mga madalas sumakay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. May pagbabago po sa boarding gate assignment. Nasa gate 1 na ang mga biyaheng 13 Martires, Dasmariñas at GMA sa Cavite. Habang sa gate 2 naman ang biyaheng Tagaytay, Mendez, Tagaytay Amadeo at Alfonso at malalayong biyahe pa Mindoro, Visayas at Mindanao. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, ngayon po ang pinakamahaba nating araw sa taong ito. Sumikat ang araw kanina pong 5:28 at inaasahang lulubog mamayang 6:28 ng hapon. 13 oras ang haba ng ating buong araw o daytime. Ayon sa PAGASA, dahil po yan sa tinatawag nating summer solstice o June solstice. Hudyat din po ito ng pagsisimula ng summer sa northern hemisphere at winter naman sa southern hemisphere. Sa ngayon, magpapatuloy po ang maalinsangang panahon. Bridge ng high pressure area ang umiiral sa eastern section ng Luzon. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Mindanao, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mindoro. Uulanin din po ang Metro Manila ngayong araw. Natagpuan sa basurahan sa La Union ang isang sanggol. Sa Camarines Sur naman, isang sundalo ang patay matapos barilin ng kanyang kabaro. Ang mga balitang probinsya hatid ni James Agustin. Patay ang isang sundalo habang sugatan ng isa pa matapos umanong barilin ng kapwa nila sundalo sa kampo ng Philippine Army sa Pili, Camarines Sur. Kinilalang nasawi na si Major Gary Masedma XO at sugatan si Sergeant Manuel Colico Jr., Disbursement Non-Commissioned Officer ng 5th Finance Service Field Office ng Philippine Army. Base sa imbestigasyon na baril ang dalawa ni Captain Martin Añosa na magkaroon sila ng pagtatalo. Si Añosa, isang administrative officer, ay kalaunang natagpuan wala ng buhay sa kanyang kwarto. Nag-iimbestiga na ang Philippine Army at Philippine National Police. Isang sanggol ang natagpuan sa basurahan sa Luna, La Union. Ayon sa pulisya, matapos masagip, dinala ito sa ospital at ngayon nasa pangangalaga na ng DSWD.
Inaalam pa kung sino ang nag-iwan sa sanggol. James Agustin, GMA News. Ikalawang araw ngayon ni Senadora Laila De Lima sa Manila Doctors Hospital. Kasamang dumating kahapon sa ospital ng Senadora ang ilang police escorts mula sa PNP Custodial Service Unit. Limang araw po ang ibinigay na medical furlough ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa Senadora hanggang sa June 25 para magpa-opera. Bago ito, na-diagnose po siya ng stage 3 pelvic organ prolapse o pagbaba ng kanyang mga organ mula sa kanyang natural na posisyon. Pagkatapos po ng 5-day medical furlough, ibabalik ng PNP si De Lima sa kanyang detention facility sa Camp Crame. 2017 pa nakakulong si De Lima dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Nagsara sa 54 pesos and 6 centavos ang halaga ng kada isang dolyar kahapon. Tinanong namin ang mga manonood tungkol sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Para kay Joanna de la Cruz, ibig sabihin nito ay tataas ang presyo ng mga bilihin at malaki ang epekto sa mga ordinaryong manggagawa. Sabi naman ni Ivy Luanzon, pabor daw yan para sa mga kamag-anak na nagtatrabaho abroad dahil mataas ang palitan at malaki ang mapapadala. Magbabadya raw ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin, sabi naman ni Teresa Cachola, at malaki raw ang magiging epekto nito para sa kanya. Hirit naman ni Miguel Ameserpio, kahit pa ang palitan ng dolyar at piso ay hindi raw nito masosolusyonan ang pagtaas ng mga bilihin at mahirap pa rin daw ang buhay. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan. Bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. Formal nang ipinakilala ang buong cast ng inaabangang GMA Public Affairs Action Adventure Series na Lolo sa kanilang MediaCon bukod kay kapuso drama prince Ruru Madrid na gaganap bilang si Lolong. Mapapanood din ang showbiz icon na si Christopher De Leon na gaganap bilang si Armando, ang numero unong nemesis ni Lolong. Kasama rin sa cast, sina Shaira Diaz, Ara San Agustin, Bembol Rocco, Jean Garcia, Paul Salas, Mikoy Morales, Marco Alcaraz, Rochelle Pangilinan, Maui Taylor, Ian De Leon, DJ Durano at Malu De Guzman. Labis na ipinagmamalaki ng lahat na finally ay mapapanood na sa primetime simula July 4 ang kanilang pinaghirapan. Marami ang nasabik sa istoryang mula sa ideya ni Miss Jessica Soho na dinagdagan pa ng kakaiba at nakamamanghang animatronics at special effects. Pagsisiguro ng cast, magiging sulit daw ang paghihintay ng mga manonood. Every day, naiiyak pa din ako. Parang ganun ako kasaya na finally natapos na namin tong proyekto na ito. At hindi lang basta natapos eh. Kumbaga, nakagawa kami ng isang proyekto na sobrang minahal namin. Na alam ko sa sarili ko na habang buhay ko itong dadalin. Na maikikwento ko ito sa mga magiging apo ko. Lolo, July 4 na. Nelson Canlas, GMA News. Kinagigiliwan sa Lawag Ilocos Norte ang pinyang hugis puso. Nakasabit po yan sa fruit stand ni Mercy Domingo. Ang mga customer, napapatigil sa tila lucky charm ng tindahan. Ayon sa mga eksperto, maaaring naging hugis puso ang pinya dahil sa genetic mutation. Pero sabi ni Aling Mercy, not for sale ang hugis pusong pinya. Matapos po ang 2 taon, muling idinaos ang Patnanungan Festival sa Quezon. Bahagi po yan ng pasasalamat ng mga taga-Patnanungan sa masaganang biyaya ng karagatan. Ang Patnanungan ay isa pong island municipality na nasa bahagi ng Pacific Ocean. Itinampok sa festival ang iba't ibang lamang dagat at mga aning gulay at root crops na mabibili sa murang halaga. Nagkakaroon po din ng street dancing at mga palaro gaya ng palo sebo na talaga namang tatak Pinoy. Too blessed to be stressed daw si multi-awarded American rapper Megan Thee Stallion habang nagbabakasyon sa Ibiza, Spain. Sa latest IG post niya, suot niya ang two-piece bikini. May pa-wine post din siya while in a jacuzzi. Pinusuan ng netizens ang hot girl summer post niya. Kinikayat ni Captain America at Lightyear star Chris Evans ang kanyang fans na mag-ampon ng rescued dogs. Sinabi ito ni Chris sa isang panayam nang matanong tungkol sa fur baby niyang si Dodger. Inampon niya si Dodger habang sinushoot ang pelikulang Gifted noong 2017. Best decision daw na ampunin si Dodger dahil sa sayang hatid nito sa kanya. Sa kanyang IG account, laging bida ang pictures ni Dodger at selfies niya. Nelson Canlas,
GMA News. Makakapanayan po natin ngayon si Ginoong Rosendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang umaga po Ginoong So, si Rafi Timawito at live po kayo sa Balitang Hali. Yeah, magandang tanghali Rafi at magandang tanghali sa lahat. Po, recently po nagbigay ng babalay yung grupo sa plano ng President-elect na si Bongbong Marcos tungkol sa gagawin niyang reforma sa Department of Agriculture. Ano pong babala ito? Yeah, kailangan ayusin ni incoming president and of course ang concurrent agricultural secretary natin na si Bongbong Marcos na ayusin no yung corruption dun sa loob. And of course from seed production may problema, overpriced seeds, no? And after that yung mga fake na fertilizer na lumalabas sa ating merkado na registered ng FBA, ito isa nakakabahala, no? Kasi yung percentage lang ng nutrient is 2%, yung dapat na triple 14 na produkto na nitrogen 14%, phosphorus 14% and potassium 14%. Lumalabas sa test is 2% lang. Mm-hmm. Ito kung nabili ng magsasaka, sayang yung pera nila. So ito yung mga nangyayari sa Department of Agriculture. Gaano ba kalalim at kalawak itong corruption sa Department of Agriculture at hanggang saan po ba abot itong sinasabi niyong corruption? Up to importation. From seed distribution up to itong importation ng bigas, importation ng mga sibuyas and other. Yung mga smuggling na kailangan ayusin. So, dapat yung first border ayusin ng ating incoming president para once and for all yung mga sakit na dumadating sa ating bansa sa mga hayop, mga tanim, mawawala. Oh, doon po sa kanyang anunsyo na siyang upo pansamantala bilang secretary ng Department of Agriculture, binanggit po ni President-elect Bongbong Marcos na maraming kailangan palitan sa DA. Kayo po ba hopeful dito sa mga binabanggit yung problema, particular na sa korupsyon? Yes, magandang move yun sa ating incoming president. Tsaka very welcome tayo no, na siyang magiging acting or concurrent agricultural secretary sa Department of Agriculture. Mm-hmm. Bukod po dun sa korupsyon na binabanggit nyo, ano po yung mga problema at dapat palakasin ng incoming president patungkol po sa ating agrikultura? Of course, yung seeds na gagamitin na ating mga pagsasaka, dapat high yield, no? Mm-hmm. Para at least bumaba ang presyo ng gas. Isa yan. And of course, napag-usapan namin yun. And yung sa his sector na gusto niyang ayusin din. So itong dalawang concern na kailangan ayusin kasi yun ang pwedeng makatulog dito sa ating mga consumer. Sa palagay po ninyo, nariyan naman po ang teknolohiya. Ang kailangan lamang, pondo ho ba at political will para maipatupad itong ating mga pulisiya patungkol sa ating agrikultura? More on political will, no? Mm-hmm. Yun ang nakikita natin. And alam mo, Rafi, ang private sector, kung makita yung willingness ng ating presidente na tumulong sa ating sector, automatic yan, mag-invest yan. Mm-hmm. And nakikita na kasi natin ang ating pangulo na talagang concern. No? Kaya ginawa niya kung current secretary siya. Very positive sign yan sa ating local manufacturer or local producers and mga farmers. Gaano ba kahirap para sa President-elect na palakasin yung ating food production at restructure itong agriculture department para po sa inyo?
Sa tingin ko kaya niya, no? Sa tingin ko kaya niya yan. Yung usap-usapan na wala siyang knowledge, pag nag-uusap kami talagang ano, talagang mayroon naman siyang ano, knowledge sa agriculture and naging governor din siya sa Ilocos Norte. So, may idea talaga siya kung anong kailangan magsasakay. And nakikita natin na magandang direction yan at siyang concurrent secretary. Talagang yung puso niya sa ating mga sector ng agriculture. Pero sa ngayon po, hindi pa siya umuupo. Marami ng problema katulad ng mataas na presyo ng langis. Gano'n ba katindi yung epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mga magsasaka at mga mangingisda? Yeah, yung production cost, ano, ang langis at pataba, almost maabot ng 60% of production cost. Mm-hmm. Talagang big challenge yan. Pero, Rafi, hindi lang naman dito sa ating bansa no, na tumataas ang presyo ng fuel, tumataas presyo ng fertilizer, international yan. And very big challenge yan sa ating magsasaka dahil yung import naman natin tumataas din. So, yung example ng corn. Ang corn sa US pagdating dito umabot na ng 23 pesos per kilo. So, yung magsasaka natin nakakabenta ng 19 pesos to 20 pesos. So, nakaka-compete yan with yung mga importation. So, ang tingin ko is globally naman yung tumataas ang presyo. Ano pong nakikita nyo na long-term solution para makamit yung food security at food self-sufficiency ng bansa? Polisiya pa rin po ba? Or implementation na nitong ating mga existing policies? Yeah, ayusin lang no, yung communication with private sector. Mm-hmm. Encouragement na mag-produce. Hindi yung baligtad na ang priority is importation. And nakita naman natin for the past year, ang laki ng in-import natin ng bigas. Dati, ang in-import lang natin, 2014, 15, 16, average nasa 1.4 million metric tons or 28 million na kaba. Ngayon, umaabot na tayo ng 3 million na metric tons and 60 million na kaba na bigas. Pero ang presyo ng bigas hindi naman buwaba. Diba? So, yung karne, sinabi ng NEDA noon, pag mag-import tayo, bababa yung tariff, bababa yung presyo ng tariff. Mm-hmm. Hindi naman nangyari. So, hindi solusyon talaga yung importation. Yung local production pa rin ang nakikita natin. Makakatulong pagbaba ng presyo. Opo. Ang tiyak po ay talagang magiging forefront yung usapin ng agrikultura sa pagpasok nitong bagong administrasyon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Magandang hapon po. Si Ginoong Rosel Doso ng Sinag. Mga kapuso, naka-yellow alert status ang buong Luzon grid mamaya pong hapon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, simula po yan alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ang available capacity ay 12,251 megawatts, pasok naman sa 11,385 megawatts na operating requirement. Sa After All vlog series, pinasilip nina Jeneline Mercado at Dennis Trillo ang mukha ng kanilang baby G. Ito ang unang face reveal ni baby. Kwento nila, magpapa-check up lang sana noon si Jen pero ready na palang mag-hello world ang kanilang baby girl. Via cesarean section ng anak si Jen, hands-on din si Dennis sa pag-aalaga sa kanyang mag-ina. Naghahanda na sina Starstruck Season 7 First Princess Lexi Gonzalez at Bubble Gang star Kokoy De Santos sa shoot ng Running Man Philippines sa South Korea. Sa GMA Online exclusives nila, ibinahagi ang kanilang preparations. Excited si Lexi dahil first time niyang makakapunta sa South Korea. Nag-cardio at endurance exercise siya, pati ang healthy eating. Si Kokoy naman, balik workout para sa physical challenges. Tinitiyak din daw niyang meron siyang enough sleep
and rest. Ang Running Man Philippines ay co-produced ng GMA Network at SBS Korea. First time silang magsasanib puwersa para maghatid ng world-class entertainment para sa mga kapuso. Nelson Canlas, GMA News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.